ang asawa ko. Ngayon pa mga nga na kung kailan maglalaro ako. Oh pare, huwag ka lang malis. Kapag kulang ang players, hindi masaya ang laro, di ba? Kumuha na lang kayo na papalit sa akin. Hoy Digil, ikaw nga muna maglaro habang wala ako. Huh? Sige ha. Ano? Tingnan mo nga naman ang isang yaman na ba? Ano bang akala niya sa batang to? Baka nga walang ipusta yan eh. Tapag ka matalo? Di ba ang usapan natin? Puro pera lang? Pero handmade naman ang isang yan. Sige na, pero magmula sa araw na to ha. Dito okay. Lang kayo pwedeng kumain, okay? Oo, syempre naman. Bawal sa mag-restaurant. Salamat talaga, bata. Bata? Ano ko, hindi. Dito lang kayo kakain! Maliwanag ba yun? Nalintikan tayo sa batang yun. Tantan ano mo bang, may patalim nung isang buong sahod niya. Maliwanag ba yun? Hoy, bata! Sa susunod ulit, ha? Isa lang ang pasok. Daan-daan. Oo, huwag kayong magunahan. Isang mito-mito yung magagandang nani, Inspector. Sa'yo pa itong sigarilyo? Oo, sa akin niya. Salamat. Dahil na, bukas pa yung zipper mo. Ang pangalan niya ay Madam Sir. Pasensya ka na, Director B. May papuutang siya ng may malaking interes. Kung anong tubo ng pautang niya, yun ang pinapasok niya sa kumpanya. Alam mo kung paano siya kumikita? Paano? Sa loob ng 6 na oras, maraming taong nauubusan agad ng pera. Ano sa tingin mong gagawin nila? Siyempre, uutang sila ng pera kay Madam So para makapagpatuloy sa laro, di ba? Pagkatapos nun, susugal na naman sila at matatalo rin naman. Kaya ang ending... Mga Grisen! Uutang ulit kay Madam. Dito sa lugar na to, ang customer na lagi natatalo ang paulit-ulit ang bida dahil kailangan nilang pera. Aray! Kayo pala. O ikaw, boss na ba ang tingin mo sa sarili mo, ha? Nakalimutan mong isara ang pinto. Sino ka naman? Bagong salta, sir. Sino ba yung taong yan? Kilala mo? Si Chiso, siyang manager dito. Gawang na mga sir? Isang siraulo ka mo. Kung pwede lang talaga, matagal ko nang binasag ang pagmumukha niya. Hintayin niya lang. Bro. Ano yun? Anong ginagawa ng bagong salta? Dalawang order nga ng ramen! Hey! May sigurado ka ba dyan? $20? $20 para sa sigarilyo? Sobrang naman ata. Pero sir, nagtasa kasi ang presyo ng mga bilhin niyo. Isa mo naman tumira. Oh. Ayos. Ano na ako eh. Nung dapat ko itira. Kung ako sa inyo, straight down itatay ako. Diego, vitamin drinks na para sa akin. Okay! $20 ang dalawang bote. Pero para sa'yo, $50 na lang. Panalo! Ayos! Ano ba? Okay. Ako mag-buy ng mga to, okay? Gusto ko magbibigay ng tips sa kanya. Ano? Ay! Pinatatawag ka ni Boss. Gano'n ka nakatagal dito, Degel? 5 buwan na po, Boss. Naglalaro ko sa inyo, no? Tama. Ako ang pinakamagaling sa probinsya namin. Inoperahan sa appendix si sa'yo, kaya kailangan niya muna magpahinga. Sige na. Kayo masikaso sa mga special na customer. Ano sa tingin niyo? Kawawa na lang kayo! Panalo na naman ako! Hindi ba sinabi ko swerte ako kapag umuulan? Kapag malakas ang kulog, malaki ang panalo ko! Hindi rin din ako sa'yo. Magpahinga ka! Hindi na pala kaya eh! Pinisan mo na, balasahin mo na! Tumaya ka muna. Ah, tama. 1, 2, 3. Para tuloy-tuloy ang swerte sa laro. Baka akalaan ninyo, nagiinit pa lang ako sa lagay na to. Hoy, hoy. Teka! Ilang cards ang hawak mo? 4, di ba? 6 ang naibigay mo sa akin, tingnan mo. Ano nangyayari? Nakamali ka ng bigay. 1,000 yun, oh. Ulitin mo balasa. Pwede ba ayusin yung trabaho nyo? Hindi ka naman siguro ba gawin dito? Pasensya na talaga kayo. Ayusin ko na. Walang problema doon. Pangit din naman ang baraka ko eh. Charlie, baka gusto mo magpahinga saglit. Ako muna magbabalasa. Walang kaso sa akin kahit sino magbalasa. Mananalo pa rin ako kahit anong mangyari. Ang pinaka gusto ko sa lahat ay mga tao masiyahin gaya mo, sir. Kaya, tataya ako ng $10,000! Pitong puntos. Sir, sa akin. Panalo ka. Itong pare. Walang pare. Basta, malaki na kung laruin natin. Pag pinagsama-sama, 256 points. $25,000 ang katumbas nun. May nangangay naman ba sa akin?
Itong bundos. Walang sakit. Anim na pares. Walang pares itong sakit. Ang tira ko'y wanggo. Meron ba ako dyan? Asa ka? Aalis ka nang hindi nagpapaalam? Naiwan mo ang phone mo sa kama ko, Miss Wu. Aalis ka lang? Lagi ka nalang nananalo sa lahat ng bagay. Ba't kumiyak? Palagi nalang napupunta sa iyong magagandang barahan. Lagi mo nalang ako inuunahan kapag malapit ako laro manalo. Laro lang naman, ano ka ba? Kumigil ka na nga! Ano ba? Huwag ka nang umiyak. Tuluan mo ko maging hustler. Ano? Gusto ko maging tulad mo. Turuan mo na ako. Sige na, thank you. Gusto ko turuan mo ako maging hustler. Turuan mo ako! Oo na, sige na! Ituturo ko sila, okay? Ako nang mahal na sa inumin natin. Umalis tayo, iinom tayo. Wala naman nang balahat mag-uusap. Okay. Naubos na pala lahat ng pera ko. Marami akong pera, okay? Ano gusto ba, wine? Oo na, sige na, tara na. Yan ba talaga ang pangalan mo, Miss Wu? Teka, totoo ba yun, ha? Ako? Si Wu. Jian. Tigil. May boyfriend ka ba? Siyempre naman. Kung wala ako ng bira. Siya ang boyfriend ko. Ay, napakadami sigurong lalaki na nililigaw sa'yo. Pwede ba kitang tawagin, babe? Hindi ko pa nakikita ang tamang lalaki. Kaya sa ngayon, pera lang ang tanging mahal ko. Batang tulad niya ang pinakamadaling target para sa ating lahat. Dahil kamamatay lang ng asawa niya, mas lalakas ang paggastos niya ng pera. Magkano yaman niya? Nasa $10 million. Sinong target? Si Miss Wu. Set up na natin siya bago pa yung targetin ng iba. Hindi ba? Magkano kukunin natin sa kanya? Iisipin niya minalas lang siya kung matatalo siya ng 1 million. Pero kung naabot niya ng 3 million, baka hindi na siya magsugal ulit. Tama ba ako, boss? Okay. 3 million na target. Sino maglalaro? Ako na lang maglalaro. Pwedeng dagdagan ni Madam So ang pera. Ayos na ba ang isang malalaro? Yun ang iniisip ko. Tingin ko dapat si Daigil ang maglaro sa isang to. Malakas na dating niya sa mga babae. Magagamit natin yun. Gwapo siya, magaling magpatawa at may malaking... Nakita mo na? Yun ang sa tingin ko. Mas magiging matagumpay ang setup. Kung hindi kayo nahinala ang mga makakasama niya. Kung ganong gagawin na natin, ano sa tingin mo, boss? Boss, mas maganda ko si... Tama si Seo. Ikaw ang maglalaro. Dito masusubok ang mga natutunan mo. Charlie, sa susunod na lang, okay? Okay po, boss. Sino nga hatak sa kanya dito? Kilala niyo ba si Mrs. Song? Siya ang unang nagdala kay Miss Wu dito. Sa sobrang lakas na magsugal, palapit na mawala sa kanyang negosyo niya. Kaya yung talunin lahat! Pinagin sila ni Miss Wu sa isa't isa. Kaya sigurado hindi siya maghihinala kay Miss Wu. Ay, gusto mo ito pa lang ito. Gusto niya lakihan pa ang pusta. Sawa na yata siyang maging mayaman. Hayaan mo siya sa gusto niya. Daigil, magaling ang ginawa mo.
Bakit mo kakakang namatay? 100,000. Ipanalo nyo sa umpisa. Pero magpatalo kayo sa uli. Maliwanag ba? Reklamo dahil lang may ibang nanalo? Pero ito, mabubuhos ko wala dito. Ako, baka hindi ko kaya. Ay, kailan ba tayo mananalo? Hindi na ako makapag... Magpapamasahe ako pagkatapos ko rito. Gusto mo sumama? Oh, sige. Ay, ikaw sa iyo. Ay, masyado kayo maingay. $100,000. Ipatalo nyo pa ito. Kapag pumalpa kayo, simulan nyo ng magtago. Ayos ka lang ba? Huwag ka nang bumalik dito. Pero palagi akong panalo. Sinasadya na lang matalo para makuha ang pera mo. Ano? Lahat sila, sinasayo, Madam So, pati na rin si Mrs. Song. Bakit ba napaka-inosente mo? Eh, ikaw? Huwag ka nang babalik dito. Nakikiusap ako sa'yo. Tatlong linggo na siyang hindi bumabalik dito. Ano kaya nangyari sa babaeng yun? Ay! Baka mawala tayo na porsyento. Hindi kaya naghihinala na sa atin ang babaeng yun? Hanggay, Gil. Po. Gusto ko ng ramen na may abalo. Daigil, dumating siya. Pumasok ka na doon. Bilisan mo. Sino? Basta pumasok ka na lang. Bilis na. Akin na yan. Ako na ang bahala dito. Galingan mo. Kapag nakatulan niyo ang mga techniques ko, sigurado. Hindi ko akalain na gagaling kang ganyan. Ay, no. Mukhang mapapalaban ako na matindi sa inyo. Nakatataban na ang larong ito. Hayaan niyo naman ako paging dealer. $2 million ang ipupusta ko. Ngayon na. Tapusin nyo ng laro. Balita mo ang bara. Maglaro na tayo. $100,000 din. May pupusta ko. Pag namatay ako, huwag kayong magsusugal sa burol ko. $700,000. Oh. Paano kung ba ipatalo mo lahat yan? Tingnan lang natin kung sino mananalo. Ikaw na, Degil. $100,000. Okay. Tingnan natin kung hanggang saan ang mga swerte nyo. Swerte! Lumapit ka! May lighter ka lang? Mga bata lang gumagamit ng lighter. Ito ang gamit ng mga lalaki. Wow! Ang old school yan, ha? Sana ginawa ko na rin 700,000 ng pusta ko. Pusinsuwerte ka nga naman. 9 points. Oh, magandang nakuha mong cards, Chipseo. Okay, tingnan natin. 9 points din. Simulan nyo na magpaalam sa mga pera nyo. 7 pares. Palaro ko! Habibili ka na isang buong building. Teka lang. Isa, tatlo. Imposible. Oh, ang hawak ko, 10 pares. Siyag na pare sa kama ko. Tingnan niyo. Panalo ako. Ako ang nanalo sa larong ito. Tama? Sabi ko sa inyo, Slevy, ako dito eh. Wala ka ba kahit anong balita kay
mismo. Ano pa bang aasahan mo? Naubos lahat ang pera ni Boss, kaya talagang malaking problema ang naging pagkatalo natin kay mismo. Ano na ginagawa niya sa'yo ngayon? Nagsusugal pa rin siya para tulungan makabawi si Boss. Sa totoo lang, makakatawa siya. Akala mo kung sino magaling kong umasta, pero isang babae lang pala makakatalo sa kanya. Meron pa bang ibang trabaho dito? Hindi madaling manalo sa ibang lugar. Pero may kailangan akong mayang pwedeng maging target. Welcome sa inyo. Ako si Jiang Dongxing. Pumasok na kayo. Naging maingay dito sa gang naman pangalan niya nung kabataan niya. Ano bang problema mo? Pasigil, saktan mo ito! Saktan mo ka na! Mas sumasagot ka pa sa akin, ha? Ano ba? Ano ba? Ano naman ang mga tao dito? Talagang maingay na sila paminsan-minsan. Pero maayos ang mga yan. Ah, ikaw ang bodyguard nila. Wala bang hintiwala sa akin? Ligtas ang pera nyo dito. Magkapikaya muna kayo sa kabilang kwarto. Maglilax lang kayo dito. Ayos ba yun sa'yo? Sarap ang kape dito. Kimura! Bakit po? Kayo. Sige na. Pumasok na kayong dalawa. Mr. Yang, may hinihintay ba tayo? Ang sabi ng pamangkin ko, gusto raw niya maglaro ngayon. Kaya inimbita ko na siya. Magugustuhan niyo siya. Sobrang ganda niya. Pasok ka! Maupo ka. Magkakilala kayo? Kilala mo ako? Hindi. Ngayon lang ako nakakita ng maganda. Sabi ko sa inyo maganda siya eh. Ako si Charlie ng Gangnam. Eh, ikaw? Guangsuk ang tawag nila sa akin sa lugar na to. Ayos! Ngayon magkakakilala na tayong lahat. Pag-usapan natin ang magiging takbo ng laro. Una sa lahat, hati tayo sa panalo. Walang problema sa akin yan. Bakit tayo maghahati? Magkaibigan ba tayo? Kailan mo ba ako? Oh, sige. Ano ba ang gusto mo? Sabihin mo lang. Ikaw magsabi. Lagyan natin ang premyo ang bawat puntos na tumataas bawat laro. Pahig ako. Napakatapang mong bata ka. Gusto ko mga kagaya mo. Eh? Okay. Kung ganon, mag-umpisa tayo sa $10. Ayos ba? O siya, maglaro na tayo. Pasa ko. Ay, ako. Ay! Ayos lang yun. Kahit natatalo sa umpisa, itaas kaya natin sa $20 kada puntos. Bakit hindi? Itaas natin sa 50. Ay. Ay, naku, bisit. Malas. 100 kada puntos. Okay? Nasaan ang banyo rito? Degil. Bakit? Umalis na tayo dito. May plano ako. Huwag ka mag-alala. Ay, kailan ba ako siswertehin sa visit na larong to? Ayusin mo ang hati mo, ha? Ay. Kailan ka ba huling nagbawas? Hindi naman ganun kabaho, di ba? Eh, ano yung umahalingasang? Wala naman ko ito tumabango. Ay. Malas naman. Pasa ko.
Ito na swerte ko. Nako, 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 nako. Huwag kumaka ng isa. One go. Two go. Sige, tara na. Doble na mga to ang puntos ko. Ha? Trigo. Ayos ka lang, bata. Five, go. Ganito ang gagawin natin, bata. Magbabayad ka sa akin sa loob ng 12 buwan. $1,000,000 lang yon. Kung susumahin, $82,000 kada buwan ang kailangan mong ibigay sa akin. Kayang-kaya, hindi ba? Hindi mahirap bunuin yon para sa mga madiskarting batang tulad ninyo. Tama ba ako? Chief Shin! Chief Shin! Gengura! Chief Shin! Gengura! Chief Shin! Gengura! Chief... Tinawag niya ako? Kunin mo ang kontrata. Nabalitaan niyo naman siguro ang nangyari kay Wang noong sinubukan niya akong takasan. Ngayon, wala na siyang may pagmamalaki. Magbabayad po kami. Mata sa mata ang ipabayad niya sa atin. Ang kapal na mukha niya, lukuhin tayo ng ganito dahil sa babae. Dapat pa nga siya magpasalamat dahil buhay pa siya. Pasensya ka na at naabala pa kita. Maraming salamat. Magaling maglaro ang bata ngayon, kuya. Okay. Mag-iisang buwan na. Tingin mo magbabayad siya? Kung kailangan pigayin ko sa kanya ang pera, gagawin ko.
Gising ka na pala. Kumusta ka na? Ayos ka lang? Ginawa niya sa akin, mga ayaw ka na. Ano nangyari sa kamay niya? Naipit siya sa sakyan. Kung matatagal sa loob ng kulungan si boss, dahil sa nangyari, si Sayo at Madam So nagtatago na rin sa ngayon. Umiwas ka na muna sa gulo. Mag-iingit kay Dong Shik. Tapos ka na dito? Oo. Tumayo ka dyan. Parating na sila rito. Oh. Ayos dito. Bawal manigriyo rito. Pasensya na. Ayos lang. Meron ako. Gusto mo bang pumunta sa ibang lugar para mag-usap? Maganda ngayon sa beach. Nagtatago ka, di ba? Nakatali naman ako rito. Ano yan? Para sa'yo. Ang kinita ko sa pagloko sa'yo, sa'yo na. Ano sabi mo? Sa panaloko ko sa'yo. Daigil, dinaya ka ni Jiang kaya ka natalo sa laro. Ayusin mo ang hati mo. Kailan ka ba huli nagbawas? Ang daya ay nasa paghati ng baraha. Di mo ba alam na pag pinakita ng babae ang panty niya, dadayain ka niya? Si Johnny, nakatingin din siya sa inyo na. Hindi mo ba maintindihan? Si Jerry ang nagpalit na baraha para kay Jiang Douxi? Dahil sa nangyari, si Sayo at Madam So nagtatago na rin sa ngayon. Umiwas ka na muna sa gulo. Pag-iingat kay Douxi. Tawagan mo siya. Si Jiang Douxi. Ngayon na. Papatayin ka niya. Wala akong pakialam. Tingin mo takot ako? Basta tawagan mo siya. Wala akong phone, kaya ikaw nang tumawag sa kanya! Ngayon na! Sige na! Dito ba? Nasaan ang phone mo? Ano po nandito yun eh? Ha? Kasabot niya! Makinig ka. Iniligtas ko ang buhay mo. Mga hayop sila. May araw din sila. Huwag mo akong hahanapin. Makikita tayo kung yun ang tadhana natin. Bakit mo ginagawa to? Hindi ko pwedeng hayaang mamatay. Ang mapapangasawa ko, hindi ba? Dahil sa pagliligtas mo sa buhay ko, mabubuhay lang ako para sa'yo. Ay, ano ba yan? Paano na naman ako? Basta pera. Magsasaya ba? Ayun ngayon, figurado ka na loko. Ayun. Sinasabi ko na eh, akala mo ba may isahan mo kami dito? Sa lahat ng ayoko, yung mandaraya. Teka, ano bang sinasabi mo? Sinaulo ka! Ayos ang siyam na pares.
Malamang walong pares na naman na sa kanya. O, di ba halatang halata ka? Sigurado akong 10 pares ang hawak mo, hindi ba? Tatakas na ka, ha? Titigun niyo ko! Alam mo ba, kung anong ginagawa namin sa mga nahuhuli naming mandaraya, ha? Hindi naman ako ng daraya! Manong, tingnan mo ang baraan niya, na magkaalaman na. Kapag 10 pares yan, maghanda ka na mabuhay na isa lang ang kamay. 10 puntos to. Kung ganun, anong sa'yo? Ang sa'kin, 2 puntos lang. Patingin nga na kamay mo, ang bilis. Ano? Ito ba? Isa na lang ang kamay ko. Hindi nga. Ay, nako. Tayong mga nagsusugal, dapat lang natitiwala tayo sa isa't isa. Nasasayang ang laro dahil sa mga ganyang pag-uugali. Tinabangan na ako maglaro dahil sa inyong dalawa. Kayo na lang maglaro dito. Uuwi na ako. Manong! Manong! Ako ba? Bakit? Ano ba yun? Bakit mo ako tinulungan? Bakit tinulungan? Naku, nakakamali ka. Sige, aalis na ako. Pinalitan mo ang braha. Isa ka bang hustler? Kalokohan yan. Simpleng trabahador lang ako na nagtatrabaho sa isang pabrika. Nakakamali ka. Sige na. Anong klaseng pabrika yun? At bakit ko naman kailangan sabihin yun sa'yo? Para sa kaalaman mo, nagtatrabaho ko sa isang pabrika ng mga baterya. Ha? Tumabi ka na nga. Pwede? Kayong dalawa! Tulad ng kanina ko pang sinasabi sa inyo, kahina-hinala silang dalawa. Magbabayad kayo ngayon. Nagkakamali kayo na iniisip, mga pare. Dapat magbugin kayo hanggang sa malumpo. Ay, nako. Mali kayo. Kayo, makinig muna. Salamat sa tulong. Ano to? Bilis, huliin niyo. No, ako. Teka, hindi ko siya kilala. Hindi talaga. Hoy, ikaw. Bumalik ka rito. Kapag nahuli kita, malilintigan ka talaga sa akin. Hoy, bumalik ka rito. Mauubos mo na mga damit ko. Wala na akong may susuot. Alam niyo, nag-iisip ako. Hindi ka pa ba aalis? Ang sabi mo, saglit ka lang dito. Maging partners tayo. Gusto mo makipag-partner sa matandang kagaya ko? Maganda ang pakiramdam ko. Yun lang. Wala ka na bang uuwian yan? Ay. Wala ka bang tiwala sa akin? Dati ako naglalaro sa Gangnam. Kung gusto mo, subukan mo ako. Ano nangyari sa kamay mo? Wala lang to. Okay. Hatiin mo na. Saan probinsya ka galing? Bakit? May naalala akong tao sa iyo eh. Sino naman? Isang taong may magulong buhay. Nasaan yung anak ko? Ay nako, ayan na naman silang dalawa. Nasaan yung anak ko? Araw-araw na lang sila nagawa na parang wala nang bukas. Ay. Tingnan mo. Eh, ano naman ngayon? Hustler ka ba? 10 pares. Bilib ka na sa akin? Subukan mong gamitin ang kaliwang kamay mo sa susunod. May mga batang mas magaling pa sa'yo. Nakita mo? Hindi ko na kailangan pa makita. Dahil rinig na rinig ko. Kahit ano pang sabihin mo, natalo kita. Tignan mo ang baraha ko. Naputol ang kanang kamay ko dahil sa 9 na pares. Pero iniligtas ng partner ko ang buhay ko dahil sa 3 puntos. Mahalaga ang bawat puntos kahit gaano pa kaliit. 3 araw ka na sa akin, ha? Nag-iisip-isip ako. Ano ba bang dapat mong isipin? Ba't mo ako turuan? Hindi bilang partners, okay? Ganyan ka ba talaga, kadaldal? Alam mo, ikaw ang secret master. Ay, ewan ko sa'yo. Sa ganyan, namamatay ang mga tao sa pelikula. E di mag-ihiganti ako. Hoy, bumabangan na dyan sa may bus terminal, ha? Paliwanag ba? Naintindihan mo ba? Ay! Ano ba? Ay, naku naman, ang batang to. Hindi lang mga daliri. Ang dapat na sinasanay mo, kuha mo. Ay, mag-ingat ka naman. Sabi mo, kaliwang kamay ang gamitin ko. Tumigil ka nga. Palagi kang matatalo kung puro kamay at yabang ang pahihirahin mo kapag naglalaro ka. Anong gusto nyo pa ako gamitin ko? Ang gamitin mo. Matuto ka magbasa ng tao, hindi na baraha. Kapag ginawa mo yun, malalaman mo ang iniisip nila. Kaya hulaan ng mga hustler kung ano ang... Ay...
kapag tinamaan ka nga naman ng malas. Ay, masamang balita, boss. Kailangan ng palitan lahat ng gulong. Kung hindi, baka mamatay kayo sa aksidente. Kapag nakakita sila ng bibiktimahin, umuuro ang labi nila papasok kapag nakangiti. Eh, luma na rin pala. Kapag nakataas ang mga kilay nila, siguradong tinitignan nila hanggang saan kakakaga sa inaalok nila. Malamang, aabot ng 5,000. At kapag hindi sila makatingin ng diretso, nagsisinungaling sila. Pero para sa'yo, boss, 4,000 na lang. Pero alam ko na ang tungkol sa mga yan. May iba pa ba? Pakitingnan naman ang gulong ko. Iba pa? Si iba? Ang mga mata, hindi nakakapagsinungaling. Lumalaki ang mga itim nito kapag maligaya ang isang tao. At lumiliit naman kapag ayaw nito nakikita. Simple lang, di ba? Teka, sandali nga. Kung alam mo palang naluloko ka niya, bakit pumayag ka pa rin sa gusto niya? Hindi ako naluloko na kahit sino. Ay, ano ba yan? Aba, kumusta kayong lahat? Ano ba nila? Iwas na lang hinihintan natin. Ayos lang, huwag mong madaliin. Aba, naglalaro ba kayo? Marunong ka mag-udori? Teka, sandali lang. Hindi kayo pwede umalis. Bakit naman hindi pwede, ha? Kanina ba tapos ang laro, hindi ba? Gusto mo ba ng tip? Ba't mo isipin gusto kong manghingi ng tip? Pakinig ka. Taasan natin ang pusa. Maglaro pa tayo. Ay, hindi naman ako nagsusugal. Nako, ayoko. Ay, nako. Malaki na ipatalo mo, pare. Ganun talaga ang buhay. Minsan panalo, minsan talo. Magaling itong pamangkin mo, ha? Sinwerte lang ako. Pwede bang makairan ng lighter? Paano ba bigkasin yung Dio? Du. Paano katulog pala ng adlo? Oo, tama. Teka, kulumis yung bara. Ha? Baka may nagtago sa inyo ng bara, umamin na kayo. Ah, hindi maganda yan. Dapat walang daya sa laro. I-test nyo mga kamay nyo. Wala, sige, test nyo. Iigod yung mga palad nyo. Wala? Wala sa inyo? Kung ganun kumibot kayo, sige. Igilin nyo pa. Wala? Baka nasira na ng mesa. Sira ninyo. Baka nalaglag sa sahig. Ay nako, wala ata. Kung ganun, magbili na tayo ng bago. Sige na, bumili. Hindi naman ako nanalo ng malaki. Ba't pinatawag nyo ako uli? Sige, maupo ka. Dito ba kami maupong dalawa? Oo. Oh. Hindi ba... Sa itsura natin ngayon, parang na-set up lang tayong dalawa. Ha? Nagbibiro lang ako kayo naman, oh. Masyado kayo seryoso. Wala naman sa upuan yan, kundi sa kung paano ka maglaro, di ba? Ah, siya nga pala, may coaching inahatak sa labas, ha? 6-7-8-4 blaka. Alam niyo naman? Ano ba yan? Nakakitahan yung tangan. Takbo, listen mo. Uncle, pwede ba ako maupo doon? Aba, siyempre naman. Wala naman sigurong CCTV camera sa paligid natin, hindi ba? Walang visual ang angwan. Malas yata ako ngayong araw. Masyadong tuyo ang hangin sa kwarto ko to, ha. Pwede ba ako magbukas ng humidifier? Lagi ko itong dala kahit saan, eh. May sore throat ako kaya importante ito sa akin. Subukan nyo rin to. Maganda may humidifier. Teka, bakit nakahawa kayo lang sa tenga nyo? Isang libo. Tataas ko. 2,000. 4,000. 8,000. All in ako. Okay. Call. Walang pares. Teka lang. 9 na pares. Panalo na tayo ngayon. Tada! Kumusta na kayong lahat, ha? Aba, ang daming pera niya na. Baka mapapalaban tayo ngayong araw. Umupo na kayo kahit saan niyo gusto. Baka naman gusto niyo pa kami lumipat. Bago pa ala mesa na to. Pero bago tayo magsimula, ha? Pa-charge muna ako ng cellphone, ha? Ay, dapat ginawa mo sa bahay natin. Pasensya na. Hugugin muna ka sa sasak na yun at i-charge mo phone ko. Sige na. Isa na lang ang kid mo. Kaya pilitin mong inumin yan. Dapat malusog ang isang hustler. Kailan mo ba ako tuturuan ulit? At tigilan mo na nga yung paninigarilyo. Ay, hindi ba dapat doon tayo naglalaro sa mas malaking pusta? Akala mo ba magaling ka na dahil natalo mo ang mga mokong ngayon? Isa siyang hustler at natalo siya. Sino ang hustler doon? Yung lalaki may maliit na mata. Ganito ang mata niya, tulad ng sayo. Madaling mababasa ng kalaban ng mata mo kapag malaki ang mga yun.
Nung nag-uumpisa ako, malaki rin naman ako gaya na sa'yo. Kamukha-kamukha kita, no? Maniwala ka. Parang hinubog ang mukha natin. Hindi nga. Bakit di ka mga maniwala? Lumiit talaga ng kusa ang mga mata ko. Sabihin mo, tumatanda ka na. Tumatanda. Napakalino pa ng paningin ko, no? Ano yun? Maraming salamat, Mr. Go. Aba, humusay ka sa pag-arte, ha? Hindi naman po. Magaling ang bago niyong partner, ha? Estudyante ko ang batang yan. Ano po ba? Isang karangalan to, sir. Ako po si Dark Knight ng Ansan. Basta kailangan nyo, handa ako laging tumulong. Sige, maraming salamat sa'yo. Pag-usahin mo pa sa trabaho, ha? Sige po, salamat. Bihayaan sana ang kamay mo ng mga hari ng Baraha. At ang sa'yo rin. Ayos. Sa buhay natin, ang mga kaaway nagiging kaibigan at ang kaibigan nagiging kaaway. Nakuha mo? Master. Ano yun? Nire-respeto kita. Ang batang to. May dalawang klase ng tao sa pagsusugal. Ang panalo at ang mga talunan. Ang pagsasalita hindi kinakailangan. Tama yun. Dahil pera at barahan ang nagsasalita. Ang importante, ang maging masaya sa laro. Tama! Napakaganda ng araw na to. Halika, maglaro tayo ng Baraha. Saan maglalaro? Kung saan tayo dadalhin ng mga Baraha? Gusto ko yan! Sinasabi ko eh! Stop! Sige, tignan natin. Doble sa 8 puntos na nakuha ko. Hindi ba? At saka 3 beses ako nag-go sa laro. Hindi man 3 beses ako nag-go kanina habang hawak yung mga hari. Kailangan yung barangay ng bahay sa akin! Tama siya! Natalo tayo ng bata kaya kailangan magbahay tayo. Ano ba naman yan? Master. Ano yun? Kunwari, kailangan mo maglaro ng nakaubat. Pero, kailangan mo rin magtago ng isang Baraha. Anong gagawin mo? Kakainin ko yun. Ay, gawa yun sa plastic, kaya hindi pwede. Walang hindi kaya kainin ng isang hustler. Gusto kong maging hustler, hindi maging aso. Nasubukan mo na ba yun? Bakit ko gagawin yun? Hindi naman ako aso. Oh. Hoy! Pabalik ka rito! Patapo ka ba, ha? Hoy! Pagkanyo! Jerry! Degil, ikaw pala. Kumusta ka na? Ayos lang. Ganun ba? Bro, may kailangan akong puntaan. Kaya mauna na ako sa'yo. Ayos lang. Sasamahan ka ba? Ay! Ano pa bang gusto mo? Pwede ba lumayan muna ako? Paano mo nagawa sa akin? Ano man sinasabi mo? Please. Kung gano'n, tinatanggi mo ba ngayon na ibinenta mo ako kay Chang? Eh, ano naman kung binenta nga kita? Itinuro kita kapatid! Ay, Degil, sino ba niloloko mo? Hindi ba't ikaw mismong bilang hustler, marami nang niloko at binentang tao? Nagpasalamat ka ba sa akin nung ipasok kita sa trabaho sa kumpanya ni Boss Chang? Naging maganda ang buhay mo dahil sa akin. Naging paborito ka ni Boss dahil sa akin. Pero hindi ka ba na nagpasalamat? Hindi lang ang rason. Talaga bang hindi ka marunong tumalaw ng utang na loob? Kung binenta mo talaga ako sa kanila, dapat marami ka ng pera ngayon. Bakit parang mas mahirap ka pa sa daga? Dahil ibinenta din ako sa iyo sa kanila. Ano? Si sa'yo ang mastermind na lahat lang to. Siya ang nagplano na lahat, kaya bumagsak ang negosyo ni Boss. Anong sabi mo? Hindi seta para kay mismo ang nangyari, kundi seta para kay Boss at sa ating lahat doon sa kumpanya. 400,000. Ipatalo niyo pa ito. Kapag pumalpak tayo, magsimula na kayo magtago. Ikaw na, Degil. Chief Seo, may dala ka bang lighter? Paano si Miss Wu? Hindi mo ba makita? Umpisa pa lang niloloko ka na ng babaeng yun. Mahal mo ba ako, Degil? Degil, patawarin mo ako. Naalala mo pa ba yung mabaing kalaro natin? Nalaman na lang tinulungan ka niya. Master, labang ko ito mag-isa. Babalik naman ako kung kapapigaw ang swerte.
ilo ka. Sira ulo. Ang pelikulang ito ay atid sa inyo ni Sribat 75. Hoy! Ano ginagawa mo? Teka lang! Tingnan mo nga naman, delivery boy. Ikaw ba ang boss dito? Naiwan mo ba sa buusan ng respeto mga bata? Ilang taong ka na ba? Bitiwan niyo siya. Nasa si Mina. Mina? Si Mina ba? O si Guangso? Hindi ko alam kung nasan siya. Tinatanong ko nasa si Mina! Sinabi ng respeto ka! Nasa si Mina. Si Mina. Bibilin ko siya. Mahal kong Guangso, magaling ka! Dumating na ang prinsipeng magliligtas sa'yo! Hoy! Hoy! Tumabing nga kayo! Itigil nyo na muna yan! Magsisimula na ang main event! Makinig kayo mabuti sa rules ng laro. Isang beses lang kayo maglalaro, walang second chance. Kung sino man nanalo, sa kanyang mapupunta, ang karapatang hawakan ng patalim. Ang isang kamay nyo ay pupusta nyo. Mas exciting kapag ganun, di ba? Pag nanalo ka sa larong to, sa akin ang pera mo, pero may iuwi mo naman ang babae. Kaya lang, kailangan pa rin hiwain mo ang kamay niya. Kapag natalo ka naman, may iwan dito ang babae. Kompleto ang dalawang kamay. Pagkatapos ay babawasan ko ang utang sa akin. Sa totoo lang, marami pa siyang dapat bayaran. Kapag nanalo ako, sunugin mo yan. Humiwa ka muna ng kamay. Nasisiraan ka ba? Sinabi kong huwag mo na akong hanapin. Sa iyo ang buhay ko, nakalimutan mo na ba? Matatalo ka sa larong to. Magtiwala ka sa akin. Pangako, sabay tayong alis. Ay, nakakakilig naman kayong dalawa. Sa totoo lang, nasiselos na ako. O sige, huwag na natin ito patagalin. Malaman ng taong bayan ang resulta. Ladies first. Santa Paris! 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 Ang babae ko siya lang ang kamay, hindi na maganda. Hindi ba tama ako? Talo ka na, bata. Gusto mo na. Walang kwentang tao. Walang kwentang maraya rin na kiluwa. Mahal ka pa sa'yo ang sarili mong kamay kasi sa babaeng mahal mo. Tumahimik ka kayo! Akin ang kontrata niya. Hiwain mo muna ang kamay. Huwag kayong makialam! Balik sabi! Uy, ano ba? Ay, naku, ayaw mong ituloy! Niloloko
mo ba ako? Sabi mo, hiwain ko ang kamay. Akong bahala kung kanino kamay ang hihiwain. Akala mo ba manloloko mo kami lahat dito, ha? Bakit? Hindi pa ba sapat para sa'yo ang ginawa ko? Bigyan mo ako ng sigarilyo. Mga walang galang, alam niyong bawal man nagarilyo dito. Isama ang babaeng yan. Pero bayaran mo muna ang interes. Ano interes? Ang sinasabi mo? Relax ka lang, Guangsu. Oo, nabayaran mo na si Jan sa utang mo. Pero hindi ka pa rin babayad sa akin. Bayaran mo na ngayon ang utang mo sa akin. Dahil sa pagwasak mo dito sa puso ko, nagmamahal sa'yo. 500,000 lang. Ayos na ako. Wala na kami pera. Eh, di magtrabaho na lang kayo rito. Kaso anong trabaho magagawa mo? May sugat na ang kamay mo. Katawan na lang niya yung bigay mo. Ito ang pera. Kunin mo yan. At hayaan mo na sila. Aba, hindi ba't ikaw si Mr. Go? Sabi nila sa mga probinsya ka na lang daw naglalaro ngayon. Alam mo ba sabi ng angin ko? Kapag nagpakita ka ulit, pwede na namin putulin ng isang kamay mo. Hindi mo ba nabalitaan yun? Kulang ang pera mo. Idagdag mo ang laman ng lahat lang ito. Lalampas pa yan. Pakawalan mo na sila. Ayoko nga. Hindi marunong sumunod sa usapan na may-ari na pasugalang ito. Hmm? Di ba? Wala nang pupunta dito kung walang respeto sa manlalaro ang may-ari. Anong secret code? Sa tingin mo ba baka kalimutan ko yun? 1, 2, 3, 4. Sige. Tayo na. Mama! Dalawang araw na siyang tuloy-tuloy na natutulog. Sa totoo lang, hindi siya para sa mundo ng mga hustler. Hindi rin kayo. Bago sa mundong to, Master. Tama ka, hindi nga ako para sa mundong ito. Kung ganun, bakit kayo naging hustler? Dahil wala na akong ibang mapuntahan. Ito lang ang tanging alam ko. Ako na dyan. Noong araw, may tatlong makasaysayang hustler dito sa bansa. Si Pyong mula Busan, si Jack Gui mula Kyongsang, at si Agui mula Jola. Nalaglag mula sa Rumaragas ang tren si Pyong. Si Jack Gui naman, naputulan ang tenga dahil kay Agui at ngayon nakatira na lang sa isang nursing home. At si Agui... Oy, gawagwang ngayon. Na huwag mong kakalabanin si Agui. Isa siyang demonyo sa larangan ng pagsusugal. Isa pa, pinutol ng estudyante ni Pyong ang isang kamay niya bilang dante. Ito na ang tadhana nating lahat. Kung hindi ka titigil, mas lalo ka lang mamalasin. Hmm? Ano nangyari sa estudyante ni Pyong? Nakuha niya ang hands of God. Yun lang ang katapusan ng pagiging hustler. Nang hawak na niya ang pinakamagandang set ng baraha sa pinakamalaking laro ng buhay niya, tumayo siya mula sa lamesa at iniwan niya ang pagsusugal habang buhay. Kaya nga kung sa tingin mo siya na ang babaeng pakakasalan mo, bakit hindi mo iwanan ang pagsusugal?
Ang sarap nito, ha? Kumain ka pa. Kumusta ang kamay mo? Nasa na pala yung kuya mo? Nasa kulungan siya. May pinatay siya dahil sa akin. Gusto mo ba marinig ang buong kwento? Ayos lang. Ayos lang kahit hindi. Lagi naman na tayo magkasama eh. Sino may sabi? Hindi mo naalala? Sabi mo mahal mo ako. Kailan naman? Nung inalis mo yung kutsilyo sa kamay ko, yun ang sabi ng mata mo. Hindi nagsisinungaling ang mga mata. Kung ganun, pakinggan mo ang kwento. Natatandaan mo pa si Wang? Ipinakilala niya ang kuya ko kay Ghost. Kaibigan ko nga pala, boss. Ako po si Guang Chul. Nasa si Ha Guang Chul? Inabas niyo na siya. Bakit ba kayo dito nagtatapos? Pumunta ako sa lugar na niyo para sunduin ang kapatid ko. Tingnan niyo na ang kapatid ko! Yun ang unang beses na nakita ako. Ano ba yan? Palabasin niyo ang babae yan. Sige na! Pagkatapos nun, ipinadala nila ang kapatid ko sa isang trabaho para kumuha ng pera kay Dr. Wang. Uminom ka muna bago ka bumalik. Sinetap ng mga hayop na yun ang kuya ko. Maraming salamat, sir. Salamat. Ang inosente kong kapatid. Ang buong akala niya. Ikasalanan niya ang lahat. Pagbalik niya kay Ghost, binubog nila ng sobra ang kapatid ko. Hanggang sa halos hindi na siya makalakad. Doon na sila lumapit sa akin. Ang sabi ni Jiang Dongxik, basta magsuot lang ako ng magandang damit at makipaglaro ng bara sa mga lalaki, mababayaran ko na ang utang ng kuya ko. Pero hindi ganun ang nangyari sa akin. Ilang beses nila ako ipinagaan sa mga lalaki hindi ko kilala. Hindi sinasadya ng kuya kong patayin si Wang. Nadala lang siya ng galit niya. Marumi na akong babae. Humanap ka na lang ng iba. Hindi ko ipagpapalit ang babae nagligtas sa buhay ko. Hindi pa ako mayaman. Siguradong hindi magiging madali. Basta gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. Simula sa araw na to, magbabago na ang buhay mo. Kasama ako. Gusto kitang halikan. Ibinenta mo siya? Ano? Hindi ba't ibinilin kong alagaan mo ang babaeng yun? Sa akin siya. Ay, ganito na lang, Mr. Jiang. Hanap na lang ako ng mas magandang babae na magpapasaya. Ganyan ba talaga kahida ang kokote mo para hindi mo maintindihan kung ano sinasabi ko sa'yo? Hindi mo naman ang talino ng akil mo. Isara mo na ang negosyo mo at magtrabaho ka na lang para sa akin. Bilang aso. Maganda ang mga mata mo. Alam mo ba yun? Kingura. Yes, boss? Tawagan mo si Dr. Huang at tanungin mo kung kailangan ba niya ng donor ng mata. Masasunod po. Dapat mahanap mo siya bago ako manahalian bukas. Okay. Bumalik na kayong dalawa sa Busan. O kaya naman, bumukod na lang kayo ng bahay. Ay, ang dahil sa akin, naubos ang lahat ng pera ng ipon mo para sa retirement mo. Dito lang ako kasama mo. At paano mo naman gagawin yun, Aber? Wala masyadong Chinese restaurant dito. Eh, naman. Magtayo tayo. Ano? Si Mina at ako ang magluluto. Ikaw naman ang magdi-deliver. Ayos ba? Narinig mo, seryoso ba siya? Degil, pinapatawag kayo ng boss ko. Nakapagbayad na kami sa inyo, di ba? Pasensya na kayo, pero
Gusto talaga kayo makita ng boss ko eh. Sino siya? Tumakbo na kayong dalawa. Gusto ni boss na sumama na kayo sa akin ngayon din. Halika rito. Mahilig ka ba sa manok? Miguel! Tira! Tira na, bilis! Bilis mo! Bilis! Sir! Sir, mga sir! Tulungan niyo kami! Kasi may lalaking humahabol sa amin! Sasagdan niya kami! Alisa! Bakit ayun! Tumakbo! Hoy! Bawal pumasok dito! Ayun yung ginawa niya sa kasama ninyo! Narinig kong mas gusto nyo ang thrill kaysa pera. Bakit di mo kagad sinabi yan? Sino, kailan at saan ang magiging setup? Manalo ako! Tulad ng sinabi mo, baliw na baliw sa sukal ang babae yun. Wala siyang pakialam sa renta o sweldo ng empleyado. Basta makapagsugal. Talunin nyo siya. Gamit ang dahil sa setup. Ayan! Kina ko! Yung hari! Stop! Ayaw ko na! Ayos! Anong susunod? Alisan mo lalo ng pagkain ng taong nagugutom. Flyer? Nanakawal ako! Isang linggo palugit lang! Ay, kung hindi ka lang talaga malakas sa akin, Isong. O sige. Salamat! Babayaran ko ng doble ang interest. Dito na papasok ang ace player, si Mina. Ah, Mr. Cho! Kumusta na kayo? Madam! Anong ginagawa niya rito? Ay, ano pa nga ba? Namimili ako. Kumusta ang negosyo mo? Sino naman siya? Tulad pa rin ng dati. Isang spoil brat ang hindi marunong sa sukal. Ayaw na ayaw niya natatalo ng ibang tao. Tatlong pares. Apat na pares. Ay, malas naman. Palagi na lang siya nananalo. Malamang may mga CCTV sa paligid. Itataas ko. 20,000. 30,000. Kung ganon, 50,000. 100.
1,000. Dadagdagan ko pa na. 300,000. Ayaw ka sa collateral? Basta hindi ang katawan mo. 9 na pares ang sakin. Ay, 8 pares lang itong hawak ko. Teka lang. Tingnan mo kung gusto mo. Oh, imposible yun. Balato ko na to. To be or not to be, money is the question. Ophelia, nasan ka? Hanggang dyan ka lang. Lapas tangan! Heto ang pera! Umuulan ng pera! Ayos! Gawin niya natin ang susunod! Ay, baka isang araw makita niya lang ako palaboy-laboy sa daan. Pasensya na kayo. Magpapatalo na ako sa susunod. Sa isang linggo na ulit, okay? Paano ba ako mananalo sa laban sa isang pro na kaya mo? Amateur lang ako. Pero magaling din siya. Basta practice lang. Bayaran niyo na lang ang balance kapag titira na kayo rito. Nakuha niyo ang unit na to sa magandang presyo. Hindi mahirap matutunan ng Gorba sa porsigido. Sa susunod natin laro, tuturuan kita, okay? No, sige. Magkita na lang tayo. Mula ako sa Interpol. Kilala niyo ba ito? Nainginan ko, Mr. Min. Honey, bakit siya umurong, ha? Nahalata niya tayo. Binigyan na natin ng pera at oras ang taong yun. Paano lang kodo natin? Hello? Kumusta ka na, Chief Seo? Oo. Nabasa ko ang message mo. Sige, asahan mo ako. Bye. Ayos. Liars! Ay, naku, ingat naman! Honey, pahingi naman ako ng basahan! Tapos naman ang lighter mo. Honey, ano ba ang natapon? Pasensya ka na talaga. Ang pantalon mo. Eto, pasensya na. Pasensya natin. Ay. Ah, salamat. Bakit ka kayo umiyong ng kape bago maglaro? Oo nga, huwag mo nang ilagay ito sa tabi mo. Ay, sana hindi yan mag-picture. Blue stripes para sa 10 puntos? Red stripes, 10 puntos. 3 pares. 4 na puntos. 3 puntos para sa blue stripe. Pwede kang manalo dyan. 1 go. Talo na ako. Kayo 2 na lang ang naglalaban. Times 4 ang puntos ko kung matatalo kayo. 1 go. Malas talaga. Ay, alam ko kapag natalo na ako. Ay, naku naman. Pasensya ka na talaga. Masama ito. Ang malas naman nun. Magbaba ka ng isang card. Wala na akong maitira. 2 go. Lucky charm ko ang isang to. 3 go. Ilang puntos lahat? Huh? 4 na hari, 5 ibon, 3 hayop, 1 stripe, 12 chunk cards, at 3 go. Lahat yun ay 28 points.
224 points dahil natalo ko kayo. 1,792 points dahil wala akong hawak na number cards. Doble pero sa free go, 3,584 points lahat. Kay Mr. Cho, 3,584 plus 1,792. 5,376 times $50. $2,688,000. May tanong pa ba kayo? Hindi ba 200,000 lang yan? Nasaan ang 2.5 million ko? Pakiusap, buntis ang asawa ko. Hindi matutuwa ang uncle ko kapag narinig niya to. Hello, uncle? Pwede ka ba umakyat sandali? Babayaran kita. Mr. Chong, ang pinto. Kumusta na kayo, Sir? Mrs. Song, mukhang pumayat ka. Maraming salamat. Magkano lahat? Kasama ang barya? Siyempre, hindi. $2,688,000. Kayong dalawa, makakalabas na kayo. Uncle! Honey! Salamat po. Mata sa mata ang ibabayad niya. Yan ang sinabi mo, hindi ba? Dr. Wang, ikaw na ang bahala sa kanila. Mr. Gorgon, pwede ko rin bang kunin ang bata sa sinapupunan niya? Huh? Oh, siya, Hal! Basta makabayad sila ang dalawa. Pag-iusap! Pag-iusap ako! Oh, siya! Bakit? Hindi mo na ako kailangan bigyan ng mga ganitong bagay. Nararapat lang bigyan ng diamante ang magandang babae na tulad mo. Ah, sandali lang. Yes, hello? Oh, nandito pa ako. Madali lang yan sa akin. Pero bakit ako? Ikaw lang ang may kaya nun. Walang lalaking makakahindi sa'yo. Sayang naman, pero meron na akong tinatrabaho ngayon. Ay, masyadong maliit ang diamante niyan. Hindi bagay sa kamay mo. Bakit? Gaano ba kalaki dapat? Ikaw ang bahala. Malaki ang pinagbago mo. Kung ganun, pae ka na. Maglaro tayo ng truth or dare. Minahal mo ba ako? Buong puso. Hanggang ngayon pa. Hindi kita maintindihan. Bakit naman? Kayang-kaya mo naman itong kunin mag-isa. Pero bakit kailangan mo pa ng tulong ko? Kasi masyadong malaki ang perang yun at natatakot ako magkamali. Gusto ko lang sana humingi ng tulong sa isang taong maraming karanasan. Hindi ba't ikaw ang kilalang hustler ni si Chiang Dongxi? Hey, Ghost! Huh? Lumabas ka muna. Sige. Bakit hindi mo na tayo uminom sa labas? Masyado lang seryoso ang usapan. Sino ang nasa likod mo? Ano? Nasa likod ko? Ah, si Hamdi Igil siguro. Narinig ko ang ginawa niya kay Mrs. Song at sa mag-asawang So at Seo. Mabilis kumalat ang balita rito. Malamang ginawa niya yun para ihanda ang pera laban sa akin.
huhulaan kong inutos niya sa'yo. Puntaan mo si Jiang Dongxik at alamin mo kung saan lugar niya tinatago ang lahat ng pera niya. O ayahin mo siya sa sanglaro. O hindi kaya, akitin mo siyang ibigay sa'yo ang lahat ng pera niya. Pwede ka ng writer ng pelikula, Mr. Chan. Ayoko sa babaeng maikli kung manamit. Makakalabas ka na. Hindi na siguro kung magkano ang dala mo. Pagmamay-ari na negosyanteng si Chang Guo Yung yung natapos. Ang buong kapulasan ng isa na ang manhan para sa kanya. Ang mga pasugalan ni Mr. Chang. Maganda siya. Ilang taon na siya? Salamat sa tulong mo, Miss Wu. Hindi ba't babe ang tawag mo sa akin? Paalis na ako dito. Kehyo. Sumama ka na sa akin. Bayaran kita ng malaki basta ikuha mo ako ng passport palabas ng bansang ito. Kung hindi mo kayang hanapin si Ham Daegil, kahit si Miss Woman lang, wanted na ako ngayon, kaya tatawagan kita ulit, okay? Paalam. Bakit hindi nila sinasagot ang tawag ko? Ay, keka? Sarase. Anong meaning nun? Sa Barcelona ako nasasabihin. Bakit ngayon ka lang tumawag? Bakit nga kaya? Ano sa tingin mo, bata? Dali mo rito ang pera kung hindi papatayin nyo silang dalawa. Aba, ang bilis mo, di ba? Tumahimik ka, nasa sila. Ang pera. Tignan niyo. Akin sila. Pera muna. Magkita tayo sa gitna. Oh,
Ayos na kaya? Teka! Kumuha ka ng tubig, Bishop! Dali! Tubig! Hare! Nagreklamo naman, tignan sa usang mamakay ngayong araw. Huwag ka mag-alala sa akin. Kailan mo ba nakuha ang lisensya mo? Wala akong lisensya. Salamat, Chang. Dapat lang sa kanilang dalawang nangyari. Ito ng passport mo. Walang sabit yan. Magaling. Anong oras sa'yo, Ali? Akala mo, magkano ka na niyo? Mukhang tuwa kayo sa kalitid ko, ah. Gusto niyo ba siyang patayin? Kayo lang bahala. Teka lang, miss. Kulang to kung papatayin namin siya. Dagdagan mo naman ng konti. Pag-iulit niyo yung sinasabi mo. Hindi ko kasi narinig. Sigurado ko bang kaya ng uncle mo yun? Kung sigurado ka, puntahan na natin siya ngayon, hindi ba? Teka, hindi ba magsa-celebrate muna tayong dalawa? Tagumpay yung plano mo. Sa susunod na lang, mas masarap uminom sa Hawaii. Sawang-sawa na ako sa alak ng bansang ito.
Kung ganun, ito na muna ang inumin natin. Cheers. Cheers. Teacher, mauna na po ako. Itapon mo ang basura bago ko umalis. Huwag mong kalimutan. Sino naman siya? Ang estudyante ko. Magaling ang kamay niya sa paghawak ng baraha. Tandaan mo mukha niya. Siya ang maghahari sa mundo ng sugali galang araw. Bakit amoy laso ng perang to? Napanaluna ko yan sa sugal, Angel. Oh, sige. Tingnan natin kung malalaso ng kuritos din nila mo! Magkakaroon tayo ng bisita. Teacher, may bisita po kayo. Ghost? Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang dapat na tinatanong ko niya ang Gwangchul. Hindi ba dapat nakakulong ka? Isara mo na lang yung bibig mo at ilabas mo si Jam Dong Shi. Binabastos ako ng dalawang to sa harap mo. Hindi ka ata nila nakikilala, Angke. Alam mo bang sinabi na niya ang gusto kong sabihin sa'yo? Isara mo na lang yung bibig mo. Malayo siguro ang pinanggalingan niyo. Maupo muna kayo at mag-relax. Isipin yung bahay niyo na rin ang bahay ko. Ano ba ang pakay niyo rito? Nandito ako para patayin si Jiang Dongshik. Si Jiang Dongshik? Ang basura ng Gangnam? Isa sa bawat 10 taong kilala ko ay gusto rin siyang patayin. Pero bakit mo naman siya hinahanap dito sa bahay ko? Napanalunan mo ba ang perang yun? O ninakaw mo? Idadamay mo pa ako sa gulong pinasok mo. Nasaan na ngayon si Jiang? Malamang patay na. Hindi siya ang tipo ng tao na kaya mong patayin. Alam niyo, sa tingin ko, hindi na natin siya dapat hanapin. Aba, ang galing na timing mo. Ano mo ba ang walang kliwa mo? Ikinagagalaw ko po kayo makita. Ako po si Jiang Dongshik. Paumanhin po sa bala. Master Agui. Malikayang pagdating, Jiang.
Hindi ba't nagkakilala tayo sa iyo sa 10 taon na nakararami? Natatandaan niyo ba po pala ako, Master Agwi? Ano ang pakay mo ngayon dito? Hindi sinasadyang nadala na pamangkin ninyo ang bag ko. Nagsisinungaling siya, Angel. Napanalunan ko yun mula sa matabang baboy na yan. Babawiin ko ang bag ko at aalis ako ng tahig. Sino may sabi nga aalis ka? Papipilitan akong patayin na pamangkin ninyo. Akala mo ba natatakot ako sa mga sinasabi ng isang walang kwentang baboy na gaya mo? Mahiya ka nga sa balat mo. Umakit ka rito kung hindi pa kami tapos sa loob ng 5 minuto. Okay. Ang gusto ng batang to ay patayin ka, tama ba? Eh, ikaw? Gusto ko makuha ang pera. At lahat ng laman loob ng lalaking yan. Nakakatakot naman yun. US dollars ang kailangan mo para makalis ka ng bansa, tama ba? Ate, ano lang kitaan kayo? Hindi ko yan kailangan. Hindi ko na nga alam kung saan ko ilalagay ang mga pera ko. Ganito ang gawin natin. Kahit anong problema sa sukal, maayos rin sa sukal. Kung sino man ang mananalo, sa kanya ang lahat ng pera. Sa simula't sa pool, sa akin ang pera yun. Kinuha ko na yun sa'yo, kaya sa akin ang pera. Sa akin ang pera. Ang gusto ko lang makitang patay si Jack. Hindi lang naman pera ang nakataya. Pati na rin ang mga ulo natin. Hindi ba't mas maganda yun? Kung sino man ang mananalo sa larong ito, pwede niyang patayin ang kahit na sino kung gusto niya. Iniisip mong papahid na lang kami. Ito na ang magiging huling laro niyo lahat. Mukha namang ayaw niyo na makita ang isa't isa pagkatapos nito, hindi ba? Bakit kami magtitiwala sa'yo? Ako na ang maglalaro para sa pamangkin ko. Kapag natalo niyo ako, pwede niyo kaming patayin dalawa kung gusto niyo. Pero alam kong gusto ni Jiang ang mga larong may mas malaking jackpot. $1 million bawat player. Bakit? Masyado yung maliit? Gawin natin 2 million. Kung wala kayong pera, magdala kayo ng isa pang player. Makukuha ng panalo ang lahat at ang matatalo ay mapupunta sa impyerno. Hindi ba? Nakaka-excite? Kailan at saan ito mangyayari? Nagmerienda na ba kayo? Hindi ko akalaing darating ang araw na mangihiram ka ng pera sa akin. Huwag kang tataka. Hindi mo magugustuhan kapag nagalit ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Salamat dito. Galingan mo. Hindi, sigurado kakatayin ko. Sandali! Kaya kong talunin si Daddy. Alam mo kung paano siya mag-isip. Tingin mo ba mag-isa siyang pupunta? Kailangan mo ang tulong ko, Jiang Dongxi. Kung matalo man ako, patayin mo na lang ako. Kaya sa'yo, huwag ako dito. Pasensya ka na hindi kita nasundo nung lumabas ka. Huwag na huwag ka nang babalik doon, Kuya. Pangako, Kuya, sa'yo. Kuya, huwag ka na makialam dito. Ayaw mong protektahan kita. Ano pinag-usapan niya ni Daigil kanina? Wala yun. Usapan lalaki lang. Kahit hindi mo nabayaran yan, basta makabalik ka lang ng buhay. Maraming salamat po. Gusto mo bang basahin ko ang palad mo? Mabubuhay ka na matagal, kung di ka na magsusugal. Thank you.
magandang araw sa inyong lahat. Tayo na. Alam na ba ng mga babae kung ano ang mangyayari kapag natalo kayo? Ano naman yan? Hindi mo pa alam. Mahilig kong maiwa ang isang to at siya naman mahilig manakal. Ano mas gusto mo? Basta ba huwag kang iiyak kapag natalo ka na? Hindi mo ba nakikitang baliw ako? Matapang ang isang to. Kung ang batang yan ang baliw, ano naman ang tawag sa'yo? Kailangan ba talaga namin magpakilala isa-isa? Dati ang tawag sa akin ng mga tao ay babe. Pero ngayon mukhang bruha ng pangalan ko. Dinala niyo ang baliw at ang bruha sa laro natin? Okay. May gusto ba kayong sabihin bago tayo magsimula? Magubad tayo. Ano? Sigurado ako may plano kayo magtago ng baraha sa damit niyo kaya para maiwasan yun. Maglaro tayo ng walang suot na damit. Walang problema sa akin yun. Pero paano naman ang mga binibini? Walang sisiyan pag natalo kayo ah. Di na tumatayo ang sayo, di ba? May delusyon din ako. Gamitin natin ang mga ito sa laro. Alam kong mamarkahan ito gamit ang mga kuko niyo. Bakit naman kami susunod sa'yo, Mana? Bakit inantaw ka na ba? Alam na mas bata ako sa'yo. Ba't ka nagagalit? Heto ang resibo ng barahan na yan. Kabibili ko lang yung kanina. I-check niyo pa isa-isa. Kung ayaw niyo maniwala sa sinasabi ko, magpabili na lang kayo ng bagong baraha sa iba. Ay, ang init naman dito. Gamitin na natin ang mga to. Wala nang oras para bumili ng bago. May iba ba kayong gusto? Sabihin niyo na. Isang kamay lang ang gagamitin natin sa laro. Para wala makapandaya. Kaliwang kamay lang ang pwedeng gamitin. Kahit ano pang gamitin niyo, isang kamay, dalawang kamay o kahit mga paa ninyo, wala akong pakialam. May gusto pa ba kayong idagdag? Biro na lang ang kulang. Ikuha mo siya. Ngayon nasabi na natin lahat ang gusto natin. Maging malinis at matapat tayo para maging maganda ang kalalabasan ng laro. Alam niyo na ang mangyayari kapag nandaya kayo. Buong braso ang putulin natin. Para sa mga mandaraya. Braso para sa mga tao. Leg naman ang para sa baboy. Tingin niyo ba sapat na yan? Smith & Wesson 38. Ito ang nagpabaldado sa kamay ko. Walang manonood sa inyo. Labas sa mga dikasali. Opo po. Ano pang hinihintay niyo? Ngayon lang ako maglalaro ng hubad. Tatanggalin ko rin to. Mag-umbisa na tayo. Seven points. Eight points. Eight pair. Sorry. Buisip ka talaga. $5,000. $5,000. $20,000. $100,000. Check. 9 points. 3 pair. Pass ako. Tayong dalawa na lang. $10,000 ako. $10,000. $50,000. $100,000. $400,000. Magkano ang kailangan para makita akong baraha mo? Maglagay ka pa ng $400,000. Sa'yo na yan. 6 points. 7 points. 2 pair. 3 pair. 1 pair. 10 pair. Ang takaw ng baboy ngayon. Nakikita mo ba ang mga baraha? Magpalit na tayo. Magbukas ka na ng bago.
Pwede po. Huwag ka naman ni Carillo. Tumasakit ang ulo ko. Ano ba ang isang hustler? Palagi mong tandaan na ang isang hustler ay mayroong mata sa mga kamay, tenga sa mata, at ilong sa mga tenga. Pero wala naman ako makita. Ano bang sinasabi nyo? Ang mga mata ng hustler, ang pinaka-espesyal sa lahat. Mag-focus ka. Nang makita mo ang dapat mong makita. Pasa ko. $10,000. Si Agri, 1 at 4, 5 points. $20,000. Si John Tongship, 3 pair. $100,000. $100,000. Ano si John Tongship? $200,000. $200,000. $300,000. Bayaran mo para makita mong bara ako. Kulo ko. 3 pair. Four pair. Bakit? Tingin mo nang daya ako? Hindi po. Siyempre hindi. May bayad ang pandaraya. Nakalimutan niyo na ba? Manood kayo mabuti. May papakita akong nakakatuwang magic trick. Ang baliw ay nagpas. Dahil 9 points lang ang hawak niya, hindi ba? Ikaw naman ay may 7 points. Tama ba? Wala pa ba kayo napapansin kakaiba? Tingnan naman natin ang hawak ng pruha. 6 at 7. May mahika yata ang ginawa ang pruha. Lumabas ka muna at maghintay. Malapit na kami matapos. Hindi ako nakaisip yan! Si Chana nabigay sa akin ng mga baraha! Hindi ba yung nagluto sa akin na gawin ko yun? Sabihin mo sa kanila! Tegel! Tegel! Tulungan mo ako! Pakiusap Tegel, kakawa ka! Makakayop mo yun! Papatayin ko kayong lahat! Tandaan niyo yan! Ipakita mo sa amin ang salamin mo. Magbaba ka ng taya at ipapakita ko sa'yo. Magkano naman ang hihingin mo? Para makita nyo ang salamin ko, itaya nyo ang tig-isang mata nyo ni Ham Degil. Ipapakita ko pagkatapos. Ba't na mga balo na talaga yung baboy na to Kung matatalo ako sa larong ito, pwede nyong gilitan ang leg ko. Tsaka nyo tignan ang salamin. Marunong ka makipagsukal, Jiang Tongshik. Sige, itataya natin yan. Kung tunay kang hustler, bata, hiwain mo ang leg niya gamit ang baraha mo. Pwede nyo bang lakasan ang boiler? Ang bag ko para sa gas. Itapon nyo ang mga barahang yan. Dali nyo rito ang barahang ginagamit nyo. At lakasan nyo ang boiler. Six points. 8 points. 5 pair. 9 pair. Pasa ko. Pasa ko. $5,000. Pasa ko. $100,000. Sa'yo na. $1,000. Narinig kong tinuruan ka ni Go. Tama yan. Nabanggit ba niyang dumumi siya sa pantalon? Nang saksakin ko ang kamay niya? Ha? Anong sinabi mo? Posible palang sumunod ang isang tigre sa isang daga. Gusto mo bang matuto sa isang tunay na hustler? Tama na ang satsat at tumaya ka na. Paano kaya kung ayokong tumaya?
pagsin yan. Ba't di kayo tumaya? Alam ko na ngayon kung anong natutunan mo sa dagang si Kuwang Riol. Ano yun? Ano ba ang ginagawa mo, ha? Bakit mo nilagay ang kamay mo sa underwear niya? Wala siyang ginawang ganun. Maupo ka lang. Kung ayaw mo mawala ng kamay. Ay, may nagtatanong ba na opinion mo? Narinig ko ang pagkuha mo ng pangatlong baraha. Buksan mo ang kamay mo. Ba't ako makikinig sa'yo? Putulin natin ang kamay niya kung ayaw niyang makita. Masaya ka na? O ano? Ayos na? Teka, may isa pa. Huwag kayong gagalaw kung ayaw niyong mahiwalay sa kamay niyo. Sigurado akong binigyan mo ako ng 9 pair. Jang Dong Shik. 8 pair ang akin. Binala mong manalo gamit ang 10 pair, tama ba? Akala mo ba maluloko mo ako ng ganang? Umabot ng alak sa ulo mo. Ilagay niyo ang mga taya niyo. 1,000 bilang panimula. Itataas ko yan. Itinataya ko ang ulo ko at lahat ng pera ko na meron kang 10 pair. Itinataya ko ang ulo ko at lahat ng pera ko na merong bara sa loob ng underwear niya. Pubarin mo ang suit mo at siguradong may malalaglag dyan. Anong itataya mo? Paano kung wala? Masasabugin ko na lang ang utak mo. Pagsisisihan yung bagay niya to. Sinabi sa akin si Guang Real. Ano naman yan? Hindi ba't ang bumaril sa kamay mo? Estudyante ni Master Piang? Sinasabi mo bang kilalang si Connie? Pamangkin niya ako. Buksan mo. One point lang. Tinalo ng 1 point ko ang 10 pair mo. Patay na ngayon ang matanda. Alam mo ba ang mangyayari kapag pinagubad mo siya? Gawin mo. $10 million para sa isang strip show. Manood ka mabuti. Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat 75. Patay na rin ang baboy. Tapos na ang larong to. Kuya, kunin mo na ang pera. Ghost. Bakit? Ano yun? Ibibigay ko sa iyo lahat ng pera ko. Barling mo sila. Nababaliw ka na ba? Huwag mo nga ako utusan. Akala mo ba hindi ko kayang gawin? Anong gagawin ko, Angel? Ibaba mo ang baril. Nanalo sila. Pero may malaking atraso sa akin si Connie. Ang pamangkin niya magbabayad nun. Kamay ang barilin mo. Naipatalo mo rin ba ang tangal mo sa laro? Barilin mo! Papatayin kita! Papatayin kita! Ah!
Kuya. Tumingin ang kamay ko. Walang kahit na sino sa inyo ang kaya makabatay sa akin! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo lang! Sa sarili ko ang perang to. Lumayo ka. Ay, na lalaking nagpakalat ng halos $1,000,000 sa kalsada ng Gwangju kahapon. Lumalabas sa investigasyon ng mga pulis na biktima ng pamamaril si Ha Gwangchul at ito ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Kainin mo itong sapas. Nang araw na yon. Ha? Tatlong baraha ang hawak mo. Saan mo yung itinago? Kinain ko. Heto. Para sa'yo, kumusta na si Mina? Ayos naman po. Bunso, mahal na mahal ka ni Kuya. Natanggap namin ang liham na isinulat ni Kuya bago siya mamatay. Patawarin mo sana ako sa mga nagawa ko. Sundan niyo ang mga pangginawa ko para kunin ang munting regalo ko sa inyong dalawa ni Daigil. Maging sapat na sana yan para masimulan niyo ang bagong buhay niyo ng matiwasay. Nalaman namin ang katotohanan na kaya niya ginawa ang lahat ng yun ay para protektahan kami dalawa ng kapatid niya. Namatay siya para sa kinabukasan namin ni Mina.
Habang nasa biyahe kami, pabalik sa Seoul, bigla na lang may ideyang pumasok sa utak ko. Magagawa ko bang iwan ang buhay na to? Alam mo ba kung anong Hands of God?